Shoutout kay Clarence Johnson, Joel Languido, Enrico Angsioco, Gil Falseso, Katz Aquino Ducusin, Mark Eason Araula. Welcome back to my channel, Don the Boy Vlogs. Well guys, huwag na natin patagalin ang usapang ito. Marami na naman lumalabas sa social media about kay Jeff Chan. Well, alam naman natin na talagang tirador to si Jeff Chan. May mga nagsasabi nga, talagang trade asset nga to ng Barangay Ginebra. Dahil nga ngayon darating na draft pick, talagang maraming naglalabasan ng mga shooter at mas bata kesa kay Chan. Well, nagpakita nga ng gilas. Ito si Jeff Chan ng nakalaban nila ang Rain or Shine, dahil alam naman natin na si Jeff Chan talagang tirador ng labas to. Kakailanganin talaga ng Barangay Ginebra yan, dahil bilang lang naman sa daliri ang mga shooter ng Barangay Ginebra. Kaya siguro ginamit na rin ni Coach Tim Cone itong tirador ng Barangay Ginebra na si Jeff Chan. Kayo mga parkoy, bakit nga ba nagpakita ngayon ng gilas o tumirada ng marami sa labas itong si Jeff Chan? Alam naman natin na ang value ni Jeff Chan talagang bumababa na. Pero kakailanganin talaga ng Ginebra yan para manalo sila ngayong conference na to. Well guys, dumako naman tayo dito kay Mo Tautua. Gaano ba katotoo na si Tautua pwedeng matrade nga sa ibang team na katulad nga sa Phoenix Fuel Master? Ayon nga sa balita, after offering Matthew Wright to Ginebra for Christian Stanhardener, Phoenix may now trade Jason Perkins to SMB for Mo Tautua. Well guys, malaking trade nga to at malaking usapan to. Kayo mga parkoy, mangyayari kaya to kay Jason Perkins pati kay Mo Tautua? Siguro mga parkoy, para sa akin medyo patas nga to, dahil alam naman natin ang stats ni Jason Perkins sa kanyang team. Medyo mataas nga talaga at mataas pa ang value nito. Hindi katulad nga ni Mo Tautua, medyo alanganin pa. Bumababa, tumataas. Pero may posibilidad nga na talagang matrade itong dalawa na to. Yan ang hihintay natin ngayon darating na season, dahil alam naman natin na ang Phoenix Fuel Master nga medyo nagkakaroon na nga ng problema sa kanilang mga player, dahil malay natin, balang araw talagang mag-rebuild na rin ang Phoenix Fuel Master. Pati na rin ang SMB, dahil ang SMB nga talagang paisa-isa na nga nawawala ang kanilang mga tirador sa loob. At alam naman natin at nakikita natin ang kakaibang trades, mga nangyayari ngayon dito sa PBA, lalo na sa SMC Corporation. Kayo mga parkoy, ano ba ang inyong masasabi dito? At syempre, sasagutin natin yan. Fair trade ba yan? Kung mangyayari man yan, mga parkoy. Ito, para sa akin lang. Opinion ko lang to mga parkoy. Parang nakakahalata na yata itong si Jason Perkins na talagang ang mga kasamahan niya nga. Talagang nawawala na isa-isa sa kanilang kupunan. Dahil siguro nga, dahil mataas ang mga value nito. Hindi katulad niya, mataas nga ang value pero ayaw pa rin siya pakawalan ng Phoenix Fuel Master. Well, kayo na ang mag-opinion dito. At syempre, aalamin natin yan at sasagutin natin yan mga parkoy. So, dumako naman tayo dito about kay Bo Belga. Well guys, si Bo Belga nga talagang iniingatan nga to ng Rain or Shine. May lumabas ngang balita about kay Belga na balak nga daw siyang i-trade ng kanilang coach. Well guys, gaano ba ito katotoo? Siyempre, sabi nga sa trade, negotiation involving Alex Cabangot, Coach Chris Gavina's friend, and Bo Belga. 7-month trade involving picks. Well guys, malaking trade nga to. Pero ang pagkaalam ko nga, itong si Bo Belga, talagang matagal nang pwedeng malipat to at pwede nang matrade to, dahil alam naman natin na siya na lang ang natitira sa kanilang kupunan na talagang leader. Hindi katulad nito ni Alex Cabagnot, nagkaroon nga to ng problema sa Terra Firma Jeep at nagkaroon nga siya ng injured. So paano pa ba siya makakalipat sa Rain or Shine? Well, kayo na ang humusga dito at syempre sasagutin natin yan isa-isa. Bago ang lahat, huwag natin kakalimutan na mag-subscribe, mag-comment, like, and share, and please click the bell
para ma-receive ninyo lahat ang aking notification. So, see you for my next video. See you for my next vlog. God bless.